So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po, mga minamahal. Meron akong may papakitang picture sa inyo. And itong picture na to ay magde-describe ng plano ni former President Duterte at ni Bato de la Rosa bago nga po maganap yung Senate hearing sa Blue Ribbon Committee noong nakaraang araw. So bago po mangyari ang eksenang hanash kung saan napaamin ni Senator Risa Ontiveros at sobrang daming admittance ni former President Duterte bago mabulilyaso itong si Bato de la Rosa, nagkaroon pa ng meeting yung mga animal. Oh, nandiyan yung demonyo, diba? Nandito yung isang shutakels. Ito din, isa pa din yung punyetang yan. ngiting jijimun nyo talaga, yun, no? Ay, Diyos ko, pag nakikita ko talaga si Digong, siya talaga yung mukha ng impyerno. Ay, okay na naman. Anyway, alright. So, ngayon nga po, mga minamahal, bago po magkaroon ng Senate hearing, nagkita-kita yung mga kupal. So ngayon sa picture na yan, ano yung indication? Sige nga, ano yung indication? Ay, kala ko naka-live ako. Vlog lang pala to, sorry. So ano yung indication dyan sa picture na yan? Pinapakita na merong meeting. Hindi natin alam kung ano yung napag-usapan. Merong meeting, pero klarado mga minamahal na meron pong inilagak na script. Diba? Nung unang hearing, nung unang oras ng hearing, hindi man lang pinabuelo, mga minamahal, yung pamilya ng mga biktima. Binraso pa pati yung padre. Kita niyo yon? Yung unang hearing, galit na galit. Itong si Robin Padilla, todo explain itong si ano, si Bato, pati itong si Bongo. Pero nung una, kalmado pa si Duterte. Pero ano yung pinakaayaw na nangyari sa hearing na yan na nakita ko? The way po na yung approach ng chairperson. Bakit? Kasi yung chairperson, mga minamahal, na dapat sana pinapayuhan yung mga nandoon na bawal yung ganito, respeto, keep respect, diba? Ganyan-ganyan. Hindi man lang na isa katuparan. Kasi nung si Risa Ontiveros na yung bumuelta, mga minamahal, ang dami ng eklabush, ang dami ng hanash ni former President Duterte. Humingi pa nga ng 1-minute suspension, di ba? Biruin mo, tama ba yun na siya yung resource person yung manghihingi ng 1-minute suspension? Ang tindi, no? Ang tindi, ngayon lang ako nakakita nun. Isang resource person ang humingi ng 1-minute suspension. But anyway, mga minamahal, ganito, may script talaga sana nasusundan itong si Digong, itong si Bato. Yan. May script sana eh para ma-invade yung Senado. Kaso mga minamahal, hindi po nasunod. Hindi sumunod sa script itong si former President Duterte. So ngayon, ang tanong, paano hindi siya sumunod? Gawa nga ng mga minamahal na nailaglag niya si Bato de la Rosa sa napakadami niyang admission dahil sa kanyang kayabangan, dahil sa kanyang kahambugan. Ang balak ni Bato dyan, linisin yung kanyang sarili. Kaya nga niya in-invite, diba, si former President Duterte para linisin ang kanyang pangalan. E ngayon, tumindig si Risa Ontiveros. Ngayon, si Senator Risa Ontiveros yung nakapag-pull ng trigger kung bakit si Duterte na high blood at napaangin sa kanyang mga ginawang kasalanan noong panahon ng war on drugs. Si Senator Risa lang yung nakapag-pull out ng trigger. Si Dilema wala, si Chaljok na wala, yung father wala, lahat sila wala, only Senator Risa Ontiveros pulled out the trigger para po ma-high blood, mapaamin itong si Digong. Bakit si Senator Risa Ontiveros? Kasi siya lang yung nanindigan. At ito yung pinakakinainisan ko. O kininam ka, Coco Pimentel, kung nakikinig ka man ngayon, bakit hindi mo inawat yung resource person at bakit hindi mo binigyan ng napakaraming oras itong mga pamilya ng biktima? Biruin mo, binigyan niya lang ng 5 minuto si Dilema.
binigyan niya lang ng minuto lang din si Cheljok, no? Yung mga pamilya ng biktima, binigyan lang din ng taglilimang minuto. Tama ba yun? Sa kanila yung eksenang yun, eh. Diba? Dapat itong si Duterte, defense lang sana. Kaso siya yung merong panahon para bumuelta, bumara, mambira. Kasi hinayaan lang ng chairperson ng ukininam na committee na yan. Kaya nga wala akong bilib kay Pimentel. Naging ano lang siya, naging moderator. Naging moderator lang siya doon. Na dapat sana hindi na to dapat binigyan sila ng platform para magsalita, eh. Kasi mga minamahal, ang nangyari talaga doon, cleaning up the mess, kini-clean up lang nila yung dumi nila sa House Squad Committee. Diba? Yan yung ginagawa nila, eh. I-invade nilang Senado, yurakin ang imahe at credibility ng House Squad Committee. Nayurak ba, mga minamahal? Hindi ko sure kung nayurak, pero mayroon silang ginamit na tao. Si Grijaldo. Bakit? Inutusan daw siya ni Abante, ni Fernandez, 'di ba? Nabasahin yung script, sundan yung sinabi ni Garma about sa reward money. Ayan na. Meron silang naging espiya sa House Squad Committee. Meron silang binayaran, di umano, ginamit na tao para po yurakin ang imahe, ang credibility ng House Squad Committee. Sino pa yung mga kasama doon? Nandoon si Gamboa, si Koy, yung mga pulis, mga minamahal, si Dutaw, Dataw, yun. Yung mga PNP, nalinisin yung imahe ng war on drugs. See? Yan po yung naging epektos ng kakupalan ni Pimentel. Dahil hindi niya kayang kontrolin ang kanyang hinahawakang komite. Pero salamat pa din dito kay Bato de la Rosa. Dahil sa hindi ka nag-iisip, 'di ba? Ikaw ay nahulog sa sarili mong patibong dahil ikinanta ka ni former President Duterte. Ngayon, paano ka madadawit sa ICC? Eh ngayon, yung pangalan mo, 'di ba? Pangalan mo nakalista na, mayroon na kayong blue notice. Ipinasa na po yung transmitted script ni former President Duterte doon sa ICC. Nako. Tayo dyan. Yeah? Naipasa na, mga minamahal. O, ano pa bang inaantay natin? Ay oras na lang, konting panahon na lang para maikulong itong mga jutang jininang jinemis na to. Itong mga jijimon, yung mga salot sa bayan katulad ni Bato. Yeah? Okay, anyway. Yun po, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.